Ang nobelang ito ay hatid sa inyo ni Mitsuki Official. Special thanks to Lou YD. At Rin Quizon sa GCash support sa ating munting channel. Maraming salamat sa iyo, Master. Baka naman mga Master magpa-GCash support na rin kayo para ganahan naman tayo mag-edit pang upload. Paki-like, share and subscribe naman po. Maraming salamat. Thank you and God bless. Kabanata 871 hanggang 880. Galit na galit si Brittany Rockefeller. Si Carol Rockefeller ay walang utang na loob noon kung hindi na iligtas ng asawa ni Brittany ang kanyang buhay. Siya ay inilibing sa ilalim ng lupa. Noong nakaraan, ang paninirang puri kay Alex Rockefeller sa internet ay ideya din ni Carol. Sa pagkakataong ito, talagang nagpadala si Carol ng isang tao para hulihin si Brittany mismo. Bumalik tayo sa California. Pupunta tayo sa lugar ng pamilya Rockefeller. Nagpa siya si Brittany sa kanyang isip. Binibilang ni Alex ang mga araw. Oras na. Dati, binigyan ko sila ng deadline na ibalik sa amin ang Rockefeller Manor bago ang 5 ng Oktubre, ngunit wala sa kanila ang nagkusa na magpahayag tungkol dito, sabi niya. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Brittany. Walang saysay na umasa ng anuman sa mga taksil na ito. Ang manor ay regalo ng iyong ama sa iyong kaarawan. Oras na para maibalik mo ito. Umalis tayo kaagad at pumunta sa California, sabi niya. Nagkataon naman na si Dice Stormer ang itinaboy ng kanyang bodyguard. Umalis ang grupo ng mga tao sa Mar Indol na paraan. Samantala, sa lugar ng pamilya Rockefeller sa California, si Carol Rockefeller ay pumunta sa Rockefeller Group sa umaga upang kunin ang kanyang posisyon bilang CEO. Si Carol, isang 23 taong gulang na babae, ay naging babaeng CEO ng isang negosyong negosyo na nagkakahalaga ng hanggang 100 bilyon. Sa sandaling lumabas ang balita, lahat ng mga shareholder ay nagulat. Gayunpaman, ito ay isang desisyon na ginawa sa loob ng pamilya Rockefeller. Bilang maliliit na shareholder, wala silang karapatang magtanong o magbago ng anuman. Kahit na ginawa nila, gumamit si Carol ng napakamalupit na mga hakbang upang sugpuin ang mga taong ito at sipain sila palabas. Sa ilang sandali, ang mga shareholder ay nahati sa kanilang mga opinyon. Ang ilan ay nagulat sa katotohanan na ang gayong batang babae ay may kakayahang gawin ang mga hakbang na ito, at umaasa sila na siya ay magiging mas mahusay kaysa sa kanyang ama, si Noah Rockefeller, sa pag-akay sa pamilyang Rockefeller mula sa krisis na ito. May mga tao rin na tumawa. At sinabing ito na ang huling kabaliwan ng pamilya Rockefeller. Talagang hinayaan nila ang isang bata at walang karanasan na batang babae na kunin ang negosyo ng pamilyang Rockefeller. Marahil, hindi nila naisip na mabilis na bumagsak ang kumpanya. Gayunpaman, para kay Carol, ito ang tugatog ng kanyang buhay. Hindi pa siya nakararanas ng ganoon kataas na posisyon noon, at sobrang nasiyahan siya sa pakiramdam na ito. Ganito ang pakiramdam na maimpluwensyahan ang pag-uugali ng iba at magdikta sa buhay ng ibang tao. Ang lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Seamus Owen. Samantala, ang kailangan lang gawin ni Carol ay gawin ang lahat para mapasaya siya at siya lamang. Sa umaga, natikman ni Carol ang magandang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan at nag-aatubili siyang itapon ang lahat ng ito. Kaya naman, lalo pa niyang hindi papayag sina Brittany at Alex na sirain ito. Pagsapit ng hapon, nanatili si Carol sa bahay para magsanay kasama si Seamus. Inubos niya lahat ng passion at energy niya para pasayahin siya. Pagkatapos ng matinding panahon ng pakikipagtalik, nilinggan ni Carol si Seamus. "Seamus, nakuha ba ng mga tao mo si Brittany?" Umikit si Seamus. Ang mga kakaibang alo ng enerhiya ay gumagalaw sa kanyang katawan. Maya-maya, tuluyan na siyang natahimik at ngumiti. "Huwag kang mag-alala. Ang aking mga tauhan ay 2 sa 8th Great Banner Wielders ng Leviathan Gate. Napakalakas. Nilang martial artist at mayroon din silang mga makajos na anting-anting mula sa aking Panginoon. Hindi ba magiging isang piraso ng cake para sa kanila ang pagkuha ng babae?" Lalong napangiti si Carol habang hinihimas ang katawan kay Seamus. "Iyan ay kahanga-hanga. Hindi na ako makapaghintay na pahirapan ang beach na iyon." Napangiti si Seamus. "Siyempre, magagawa mo ang gusto mo. Kahit kaunting tulong ay maibibigay ko sa iyo. Sa katunayan, maaari kung ilabas ang kanyang kaluluwa at eyelock ito sa loob ng isang mystical tool para masunog mo ang kanyang kaluluwa araw-araw.
Magagawa mo siyang pahirapan ng walang katapusan kahit pagkamatay niya. Ang mga mata ni Carol ay kumikinang na parang mga bituin sa langit. May mahiwagang ganito ba talaga? Nagtatakang tanong niya. Umuso si Seamus. Hindi. Ka ba naniniwala sa akin? Ang aming Leviathan Gate ay isang mystic sect. Ibang-iba tayo sa mga organisasyon ng martial arts. Para sa amin, ang mga martial artist ay mga bata lamang na naglalaro, at hindi sila karapat-dapat sa anumang pansin. Ang aking Panginoon ay may kakayahang maglakbay patungo sa langit, bumaligtad ang mga dagat, tumawag sa hangin at ulan, at kahit na magpatawag ng mga dragon sa karagatan at sumakay sa kanila sa timog. Napakayabang ng lalaking ito. Anyway, si Carol ay isang ordinaryong babae. Walang pakialam si Seamus sa kanya. Katawan niya lang ang hinahabol niya ngayon. Kung si Carol ay hindi nagawang pasayahin siya at iparamdam sa kanya na siya ay isang hari, matagal na niya itong sinipa sa gilid ng bangkita. Ngayon, nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na gawin yon. Bukod sa, ang Rockefeller Group ay may maraming pera at nais ni Seamus Owen na gawin ang lahat ng pera. Seamus, mayroon bang isang malakas na umiiral? Hindi ba't ang iyong Panginoon ay isang Diyos? Tanong ni Carol Rockefeller. Ang paglilinang ng misteryo ay ang landas upang maging isang Diyos. Ang mga may mataas na antas ng paglilinang ay maaaring tumaas ng kahabaan ng buhay at kahit na immortalidad, Seamus sinabi. Nang makita niya kung gaano kamangha-mangha si Carol, idinagdag ni Seamus ang maskepana panabik na mga bagay. Honey, linangin mo ako habang nagsasanay ako. Ito ay itinuturing na yin at yang na nagtatrabaho sa tandem, kasama ang parehong mga kasarian na nagtatanim ng magkasama. Makakatanggap ka rin ng mahusay na mga benepisyo. Tingnan mo, puno ka ng espiritu kamakailan, hindi ba? Kahit na ang iyong mas mababang tiyan ay lumawak, hindi ba? Ito ay upang matulungan ka sa foundation establishment. Kapag matagumpay ito, mabubuhay ka ng 100 taon gayon paman, ikaw ay isang normal na tao, at wala kang sapat na potensyal. Kailangan kong ibalik sa iyo ang enerhiya. Para sa mga kababaihan, ang mga birhen lamang ang may sapat na enerhiya ng yin upang mapabuti ang kanilang paglilinang ng mabilis. Upang maging matapat, ang iyong bilis ng paglilinang sa akin ay napakabagal. Hindi kita bibigyan ng maraming enerhiya, Seamus sinabi. Nang marinig ni Carol na maaari siyang mabuhay ng 100 taon, ang kanyang mga mata ay naiilawan. Ngunit ang kanyang puso ay naging malamig matapos marinig ang sinabi niya hanggang sa huli. Seamus, ano ang magagawa ko? Nais kong mabut din ang foundation establishment. Bulalas ni Carol, mayroon kang isang normal na katawan, at ang enerhiya ng isang tao ay limitado. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng tulong mula sa ibang tao. Halimbawa, ang iyong maliit na kapatid na babae, si Natalie. Dahil ang dalawa sa iyo ay magkapatid, mayroon kang koneksyon sa dugo sa bawat isa. Ito ang pinakamahusay na paraan, Seamus sinabi. Ano? Natigilan si Carol. Pinagmasdan ni Seamus ang kanyang sariling kapatid. Ngunit paano ito magagawa? Kalimutan ito. Pinapaalam ko lang sa iyo. Kung hindi mo nais na maabot ang foundation establishment, ayos. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring mabuhay ng 70 o 80 at tungkol dito. Sa kasamaang palad, ang mga kababaihan ay nagsisimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda pagkatapos maabot nila ang 35. Hindi yon matutulungan. Tulad ng aming mga babaeng kapantay na nakarating sa foundation establishment, mukhang halos 20 taong gulang sila. Kahit na hanggang 80 taong gulang, ito ang lahat ng kapalaran. Sabi ni Seamus, si Carol ay na-unrapture sa mga bagay na sinabi ni Seamus, ngunit bahagyang nag-aalangan siya. Seamus, maaari kong kumbansihin ang aking maliit na kapatid na babae, sinabi niya sa pamamagitan ng mga gradong ngipin habang tumanggo siya. Magaling yun, masayang sinabi ni Seamus. Nasa labas siya, kukunin ko siyang makarating kaagad, sinabi ni Carol. Inalis ni Natalie Rockefeller ang araw mula sa paaralan sa araw na iyon at pinapanood niya ang telebisyon kasama ang kanyang mga magulang habang sila ay nagchat. Ang bagay na pinag-uusapan nila tungkol sa karamihan ay natural na si Carol na naging CEO sa negosyo ng pamilya Rockefeller. Sa edad na 23, si Carol ay naging isang babaeng CEO. Lahat ng kanyang mga magulang at iba pang mga miyembro ng pamilya ay ipinagmamalaki sa kanya. Malakas ang kasintahan ni Carol.
Mas malakas siya kaysa kay Alex, ang talo na iyon na pinalo. Siya at ang kanyang bitchy na ina ay nagdulot ng maraming problema sa aking pamilya. Sinabi ni Carol na ang Brittany ay dadalhin at dadalhin dito ngayon. Maaari nating gawin ang nais natin sa kanya, sinabi ni Natalie. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-alis ng araw mula sa paaralan. Tumingin si Noah Rockefeller sa direksyon ng silid ni Carol at nagbuntong hininga. Wala akong laban sa kasintahan ni Carol sa mga tuntunin ng kanyang mga kakayahan, ngunit ginagawa nila ang mga bagay na iyon sa likod ng mga saradong pintuan sa buong araw. Ito talaga, absurd. Nag-chuck si Natalie. Tatay, nagseselos ka lang at naiinggit. Iyon ay dahil mayroon siyang mahusay na lakas. Sa iyong kaso, tumigil sa pagspiwang ng walang kaparakan. Sinabi sa akin ni Carol na nagsasanay sila. Hindi ito nakakaapekto sa kanyang katawan, at nakikinabang din siya mula dito, binanggit ni Mariah Hamilton. Pagkatapos nito, lumakad si Carol at direktang inulit ang sinabi sa kanya ni Seamus sa harap ng kanyang mga magulang. Ano? Walang paraan. Talagang hindi. Agad na tumungo si Noe sa kanyang mga paa. Mas maaga, naisip pa rin niya na ang kasintahan ni Carol ay hindi masyadong kakilakilabot. Ngayon, nagkaroon siya ng isang napakalaking pagbabago ng isip. Matapos makuha ang kanyang mas matandang anak na babae, si Seamus ay nakatingin pa rin sa nakababatang anak na babae ni Noe. Tao pa ba siya? Ang taong ito ay isang bastard. Paano niya pinahihintulutan ang kanyang mas matandang anak na babae na kumbansihin ang kanyang nakababatang anak na babae na gumawa ng isang nakakahiyang bagay? Tatay, nag-iisip ka tulad ng isang ordinaryong tao. Ngunit ang Seamus ay hindi isang ordinaryong tao. Sa Foundation Establishment, ang isa ay mabubuhay ng isa pangdaang taon, at ang isa ay maaaring manatiling bata magpakailanman. Saan ka pa makakahanap ng isang pagkakataon tulad nito? Maaari kang pumunta at tanungin si Olivia. Handa ba siyang tanggapin ang napakagandang pagkakataon? Sabi ni Carol. Matapos marinig ito, pumasok si Noe sa isang estado ng malalim na pag-iisip. Yeah, 100 taon ng buhay. Kung ako ang inaalok ng pagkakataong ito, hindi ba ako makukumbansi? Naisip ni Noe. Pagkatapos nito, biglang nagsalita si Mariah. Carol, magtanong sa Seamus kung ang isang katulad ko ay maaaring maabot ang Foundation Establishment. Tila natigilan si Carol. Si Noe, sa kabilang banda, ay naramdaman na parang sisibog ang kanyang baga. Gusto mo rin bang maabot ang Foundation Establishment? Gusto mo bang mabuhay ng 100 taon pa? Wala ka bang ideya kung paano nakuha ng anak ng isang bitch ang mga tao sa Foundation Establishment? Gusto mo bang lokohin ako? Bagamat hindi sinabi ni Noah Rockefeller ang kanyang iniisip ng malakas, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagpapahayag ng lahat. Tila naramdaman ni Mariah Hamilton ang galit ng kanyang asawa. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Ang ibig kong sabihin, may paraan ba para maabot ang Foundation Establishment nang hindi ginagawa ang ginawa ni Carol? Ate, gumagana ba ito? Ang pagtaas ng habang buhay ng 100 taon at pinonetile ang bata magpakailanman ay mukhang walang katotohanan. Ang mga kakaibang bagay na tulad nito ay talagang umiiral sa mundo. Maaari ba siyang maging isang manluloko? Tanong ni Natalie Rockefeller. Malamig na umungol si Carol Rockefeller. Itong once in a lifetime opportunity ay nasa harap mo. Hindi mo pa ba alam kung paano ito pahalagahan? Si Seamus ay isang taong parang Diyos. Ito ang aming malaking swerte. Sige, may ipapakita ako sa'yo. Matagal nang pinaghandaan si Carol. Paglabas niya, binigyan siya ni Seamus Owen ng anting-anting. Matapos makuha ito, pilit niyang inihagis ito tulad ng itinuro sa kanya ni Seamus. Poof! Ang anting-anting ay agad na nagsimulang magsunog at sumabog sa hangin. Kaagad pagkatapos noon, isang kaakit-akit na dilag ang lumitaw sa kanilang harapan. Siya ay mukhang masigla na may ngiti sa kanyang mukha, halos para siyang lumabas sa isang painting. Higit sa lahat, nakakapagsalita pa ang magandang babaeng ito. Isa-isa niyang binati ang mga ito bago nagsalita. Sir, Madam, ikinagagalak kitang makilala. Bukod kay Carol, nagulat ang lahat sa pamilya ng Rockefeller. Ang anting-anting ay naging isang buhay na nilalang. Kung ito ay hindi isang Diyos tulad ng paglipat, ano? Sumayaw pa ng ilang sandali ang magandang babae bago unti-unting naglaho. Agad namang tumanggo si Natalie.
Ate, handa akong gawin ito. Ibinuko ni Noah ang kanyang bibig. May gusto sana siyang sabihin, pero ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik sa huli. Sa kabaligtaran, ang mga mata ni Mariah ay patuloy na umiikot sa paligid. Kung ito ay kasing kabigabighani ng kanyang anak na babae, sulit ito kahit na kailangan niyang magsakripisyo ng kaunti. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakaalam na ito ay isang simpleng anting-anting para sa pagpapakita ng mga espiritu. Ang magandang babaeng iyon ay isa lamang babaeng multo na pinalaki ni Seamus. Nang lumabas si Carol, sinusundan na siya ng babaeng multo. Samantala, ang mabuhay ng 100 taon ng mas mahaba at manatiling bata magpakailanman ay mga biro lamang. Makalipas ang kalahating oras, sumugod si Alex Rockefeller at iba pang mga tao mula Michigan patungong California. May 10 sasakyan sa kabuuan. Kasama si Dias Stormer at ang kanyang personal na babaeng bodyguard, umabot sila sa mahigit 30 tao. Hindi man lang nakapasok sa sarili nilang bahay, dumiretso sila sa Rockefeller Manor. Kinaladkad din sina Carlos Jung at Max Don, ang dalawang may hawak ng banner mula sa Leviathan Gate, na malubhang na sugatan. Ang pangunahing pasukan sa Rockefeller Manor ay sarado, pero walang may balak kumatok at maghintay na may magbukas ng pinto. Si Brittany Rockefeller, ang malakas na babae na lumakad sa harap ng grupo, ay direktang hinampas ang kanyang palad sa bagong-bagong pinto na kulay vermilion. Creak! Isang maikli at banayad na tunog ang maririnig. Pagkatapos noon, ang buong pinto ay sumabog na parang isang piraso ng compressed ice. Halos mapasigaw ang babaeng bodyguard ni Daya na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran ni Brittany nang makita niya ito. Ang babaeng bodyguard na ito ay bagong hinirang ng pamilya Stormer ng Michigan. Ang kanyang pangalan ay Helen Stormer at ang kanyang apelyido ay ibinigay sa kanya. Sa ranggo ng eksperto sa Beginner Earth, si Helen ang pinakamalakas na babaeng bodyguard na maya-alok ng pamilya Stormer ng Michigan. Siya ay nasa edad na 40 taong gulang. Ngayon, dahil kay Alex, tumaas ng husto ang katayuan ni Daya. Gagawa mismo ni Daya na ipakita ang kanyang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip. Dahil dito, mas mataas ang tingin ni Zane Stormer sa kanya. Natural na hindi na sapat ang mga dating bodyguard niya. Sa kanilang pagpunta rito, marami nang nalaman na impormasyon si Helen tungkol kay Brittany. Ngunit talagang hindi maisip ni Helen Stormer na si Brittany Rockefeller ay magiging isang napakalakas na eksperto. Ang ganitong uri ng galaw na maaaring magtakpan ng yelo sa pinto at masira ito pagkatapos noon ay isang bagay na hindi maisip ng isang eksperto sa Earth tulad ni Helen. Ito ay malayo sa mga kakayahan ng martial arts. Isa totoo lang, hindi rin simpleng tao ang ina ni Master Rockefeller. Tahimik na naisip ni Helen sa sarili. Nakita niyang mas kahanga-hanga ang pamilya ni Alex Rockefeller. Samantala, Jin Ising ng pagsabog ang nasa katanghali ang gulang na bodyguard na nakatulog sa likod ng pinto. Pagtingin niya sa pinto ay nagulat siya. "Kayong mga tao," sigaw ng bodyguard. Gayunpaman, mabilis niyang nakilala sina Alex at Brittany. Ang mga salita ay bumaras sa kanyang lalamunan pagkatapos noon. Alam niya kung sino sila, ang mga dating may-ari ng bahay na ito. "Hindi mo ba ako nakikilala?" Ang mukha ni Brittany ay kasing lamig ng yelo. Mula nang makatanggap si Brittany ng tulong mula kay Alex, naging matagumpay ang kanyang paglilinang. Bilang karagdagan, paminsan-minsan ay binibigyan siya ni Alex ng iba't ibang mga table tas at orihinal na mga produkto mula sa Lush. Ngayon, mukhang mas bata siya kaysa noong nakaraang taon. Higit pa rito, naging bihirang kagandahan din si Brittany noong bata pa siya. Ngayon, siya ay tila mas kaakit-akit at kaakit-akit. Mabilis na tumango ang security guard sa gulat. "Oo, oo, madam, young master." Umiling si Brittany. "I'm not qualified to be your madam. Nasaan si Carol Rockefeller?" Tila kinakabahan ng security guard at medyo mabagal ang pagsasalita niya. Si Holly Yates, na nasa malapit, ay lumapit at kumilos. Ang security guard ay agad na sinipsip patungo sa kamay ni Holly ng isang malaking puwersa sa hangin. Nagpaikot ang dalaga ng maliit na kutsilyo na may kapal ng daliri sa kamay. Sa loob ng 1 segundo, idiniin niya ito sa leeg ng security guard. "Bilisan mo, sabihin mo na. Kung hindi, sasaksakin kita at babutes dito." "Tiyak na magiging masaya," sabi ni Holly.
Halos menas ang security guard sa takot. Dali-dali niyang itinuro ang loob ng bahay. Nandyan siya, nandoon silang lahat. Bigla siyang tinabi ni Holly. Bumangga ang security guard sa pader sa tabi niya. Kumatok ang ulo niya dito bago siya diretsyong nahimite. Ang grupo ng mga tao, kasama si Brittany na nangunguna, ay naglakad patungo sa kanlurang pakpak kung saan nakatira ang pamilya ni Noah Rockefeller. Sa daan, nakilala nila ang ilang mga kasambahay at yaya. Sa pamilyang Rockefeller, nang makita ang malaking grupo ng mahigit 30 tao na may ganoong agresibong tingin sa kanilang mga mukha, wala ni isa sa mga taong ito ang nang-ahas na tumangala. May gustong iulat ito sa nag-iisang lalaking namamahala sa pamilyang Rockefeller, si Noah Rockefeller, ngunit ang taong ito ay pinigilan ng ibang tao na bahagyang mas matino. Isa ka bang tanga? Ito ay si Brittany Rockefeller na nagbabalik na may paghihiganti. Hindi mo ba? Narinig ang tungkol sa lakas at pangingibabaw ni Brittany. Ngayong si John Rockefeller ay nasa coma, si Noah ay walang laban kay Brittany. Baka magkaroon tayo ng pagbabago sa mga masters. Kaya, sa huli, walang nang ahas na iulat ito. Samantala, hindi komportable si Noah Rockefeller at Mariah Hamilton mula sa pagdinig ng mga tunog sa loob ng silid ng kanilang anak na babae. Hindi na sila makaupo pa, at gusto nilang buksan ang pinto para mamasyal sa labas. Sa huli, nang maabot ng kamay ni Noah ang pinto, pinalipad siya pabalik sa pamamagitan ng isang malaking puwersa. Malakas na bumagsak ang matambok niyang katawan sa coffee table na nagkapira-piraso. Sinong nandyan? Sigaw ni Mariah. Sa oras na makita niya kung sino ang nakatayo sa may pintuan, agad siyang nagulat, at hindi niya namamalayan na sumigaw siya ng tiya. Iyon ay dahil ang dating pagkakakilanlan ni Brittany bilang makapangyarihang hipag ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Mariah. Pagkalipas ng 2 segundo, sa wakas ay nagsimulang sumigaw si Mariah. Brittany, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Malamig na tiningnan ni Brittany si Mariah. Dati-rati, parang bitch si Mariah. Hindi ba gusto ng anak mo na makita ako? I took the initiative to come here on my own. Nang makita ni Mariah ang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng itim sa tabi ng pinto, hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon, iniangat ni Holly ang kanyang ulo at binigyang pansin ang ingay. Makinig kayo dito. Ano ito? Mabilis na tinakpan ni Maya Howards ang kanyang mga tenga may gumagawa ng bagay na iyon sa silid. Hindi ito dapat pakinggan ng mga bata. Hindi yan tama. Naririnig ko ang boses ng 2 babae, sabi ni Holly. Parehong kinilabutan sina Noah at Mariah na may maputlang mukha. Kung may lumabas na balita na may nangyaring ganito, tapos na ang kanilang mga anak na babae. Ang kanilang buong pamilya ay papunahin ng lahat ng tao sa lipunan. Ang mga taong kasama ng pamilya ni Alex Rockefeller ay karaniwang mga martial artist. Ngayon, habang nakatayo sila sa sala ng bahay ni Noah Rockefeller, malinaw na naririnig nila ang mga boses na nagmumula sa loob ng silid. Sa katunayan, may mga boses mula sa 2 babae, ang isa ay matinis at ang isa ay malalim. Kung tungkol sa boses ng lalaki, maaari itong direktang balewalain. Si Brittany Rockefeller ay pamilyar sa 2 anak na babae ni Noah. Naisip niya kaagad kung ano ang nangyayari. Bukod sa pagkagulat sa loob, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo at galit sa pamilya ni Noah. Napansin niyang kakaiba na maaaring umiral ang gayong mga magulang sa mundong ito. Si Mariah Hamilton ay nakaramdam ng pagkakasala, at agad niyang itinanggi kung ano ang ipinapalagay. Sino ba nagsabing may 2 babae? Mayroon lamang isang babae, at siya ang aking nakatatandang anak na babae, si Carol. Kasama niya ang boyfriend niya. Hindi ko akalain na ilegal ang ginagawa nila sa bahay, di ba? Wala itong kinalaman sa iyo, Brittany. Napakalakas ng pagsasalita ni Mariah para marinig siya ng mga tao sa loob. Naabot niya ang kanyang layunin. Totoo, narinig ng mga tao sa silid ang kanyang boses. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Carol Rockefeller. Seamus, narinig ko ang boses ng aking ina. Parang si Brittany, yung bitch na yon, nadala na. Masisisi lang niya ang sarili niya sa sobrang pagkalunod niya kanina. Ni hindi niya narinig si Noah na kinatok sa hangin sa labas ng pinto. Samantala, nakatutok si Seamus Owen sa paglilinang kahit nahimite na si Natalie Rockefeller. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Seamus. Nang marinig niya ang sinabi ni Carol, hiniling niya sa kanya na harapin ito ng mag-isa.
Inayos ni Carol ang kanyang damit bago binuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, si Holly Yates ay naging masyadong mausisa. Kitang-kita niya ang boses ng dalawang babae. Paano niya mali ang narinig niya? Habang hindi pinapansin ni Maya Howards, mabilis niyang pinalaya ang sarili, tumakbo papunta sa pinto, at sinipa ito. Wham! Array! Si Carol, na nakatayo sa likod ng pinto na may masayang ekspresyon sa mukha, ay nag-isip kung paano pahirapan si Brittany Rockefeller. Hindi niya inaasahan na kakatok ang pinto sa kanyang mukha. Halos naranasan niya ang eksaktong parehong karanasan tulad ng ginawa ni Noah Rockefeller. Ang pinagkaiba ay, pagkatapos manok into the air, si Carol ay direktang dumapo kina Seamus at Natalie. Ay, napakadiri iyan. Dalawang beses silang tinignan ni Holly bago sumigaw ng malakas. Agad siyang tumalikod at tumakbo palabas ng kwarto. Kuya, sabi ko sa iyo dalawang babae yon. Paano ako nagkamali ng narinig? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan. Nakasalansan pa rin sila sa isa't isa. Sinabi ni Holly kay Alex na parang nag-aalok sa kanya ng isang kayamanan. Tawa ng tawa si Alex. Naniniwala ako sa'yo. Maya-maya ay lumabas na rin ang tatlong tao. Nanguna si Carol. Ngayon, dumudugo na ang ilong niya. Ang kanyang mga ngipin sa harapan ay maluwag, at siya ay tila galit na galit. Nakita ni Carol na isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa bahay, kasama sina Brittany at Alex sa gitna. Ang kanyang agad na naisip ay hindi si Alex at ang iba pa ay dumating sa eksaktong paghihiganti. Sa halip, inisip niya na si Alex at ang kanyang ina ay dinukot ng mga tao ni Seamus. Iyon ay dahil ang sekta ni Seamus ay isang malajos na sekta. Hindi ba magiging isang piraso ng cake ang pagdukot kina Alex at Brittany? Ang mga tao doon ay malamang na mga tao ng Leviathan Gate. Brittany, you bitch, and Alex, you loser. Sa wakas nasa aking mga kamay ka na ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na sana ay patay ka na. Tawa ng tawa si Carol habang matapang na pahayag. Sampal, nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya ni Alex sa mukha. Bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Ibinuko ni Carol ang kanyang bibig at naglabas ng dalawang ngipin. Nalaglag ang dalawang ngipin ito, na kanina pa natambas sa pinto. Ah, aking mga ngipin. Malakas na sigaw ni Carol. Nang dilaan niya ang kanyang dila, napagtanto niyang ito ang kanyang mga ngipin sa harapan. Lalo siyang nagalit habang galit na nakatingin kay Alex. Ikaw na basura, how dare you hit me kahit na malapit ka nang mamatay. Hindi nakaimik si Alex. Carol, nababaliw ka na ba sa pagtulog sa lalaking iyon? Mayroon ka bang mga bug sa iyong utak? Ikaw ang isa na malapit ng mamatay, ngunit hindi mo pa rin ito maisip. Gusto mo bang hugasan ang iyong mukha sa toilet bowl bago ka lumabas? Natigilan si Carol. Sa wakas ay napagtanto ni Carol Rockefeller kung ano ang mali. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Alex Rockefeller ay may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Parehong maayos at maayos sina Brittany Rockefeller at Alex, at hindi sila nakatali upang higpitan ang kanilang mga paggalaw. Samantala, ang mga tao sa likod nila ay nakatingin kay Carol ng malamig at nakapatay na mga tingin. Kung sila ay mga tao ni Seamus Owen, hindi sila magpapakita ng gayong mga ekspresyon. Saglit na umiling ang kanyang ulo, at unti-unting nawala ang pakiramdam ng kaguluhan na dulot ng pagkakauntog niya sa ere kanina. Pwid bang pumanig ang mga lalaki ni Seamus kina Brittany at Alex? Naisip ni Carol habang umuurong siya ng dalawang hakbang. Seamus, hindi ba ang mga taong ito ay iyong mga subordinate mula sa Leviathan Gate? Tanong ni Carol. Niyakap ni Seamus si Natalie at umiling. Hindi, sabi niya, hindi man lang niya inalis ang tingin kay Maya Howards. Masyado siyang nasasabik at natuwa, at halos sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang cultivation technique ay isang uri ng magic na nagmula sa West Eros. Tinawag itong Peach Blossom Demon Scripture at umaasa ito sa paggamit ng mga babae bilang pugon ng isang tao upang linangin. Ang mas mahusay na bloodline ng babae, mas epektibo ito. Bukod sa mga taong may kakaibang bloodline, nagtrabaho din ang mga babaeng birhen. Iyon ay dahil ang mga babaeng birhen ay may likas na enerhiya ng yin sa kanilang mga katawan. Ngunit, kumpara sa mga taong may espesyal na bloodline, ang mga babaeng birhen ay walang silbi. Sa Peach Blossom Demon Scripture na nilinang ni Seamus,
mayroong isang napaka-espesyal na paraan ng pagtukoy sa kakaibang bloodline ng mga babae. At si Maya ay nagkaroon ng isa sa pinakabihirang at pinakakahanga-hangang bloodline. Tinawag itong Nine Aspect Jewels. Ang mga babaeng may ganitong uri ng bloodline ay pinapaboren daw ng Diyos. Hindi lamang matalino ang mga babaeng may ganitong makajos na bloodline, ngunit mayroon din silang natural na halimuyak na nakapalibot sa kanilang katawan. Gamit ang halimuyak na ito, ang mga magsasaka ay maaaring makakuha ng isang estado ng pagkajos ng mas mabilis. Higit pa rito, hindi madaling mabiktima ang isang tao sa sobrang intense ibong paglilinang. Pinakamahalaga, kung nilinang niya ang ganitong uri ng babae, na ginagamit siya bilang kanyang pugon, ang kanyang Peace Blossom Demon Scripture ay magkakaroon ng rate ng cultivation na 10 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwan. O aking Diyos! Ang swerte ko talaga, hindi ako naging maswerte, ito ay napakahusay, kailangan ko siyang makuha, at kailangan kong gawin ito ng mabilis. Hindi ko hahayaang matuklasan siya ng aking amo. Kung hindi, aagawin niya siya sa akin. Maingat na binalak ni Seamus sa kanyang isipan. Wala siyang pakialam sa dalawang kapatid na babae mula sa pamilyang Rockefeller. Gayunpaman, hindi alam ni Carol kung ano ang iniisip niya. Akala niya ay makakagamit siya ng malalakas na koneksyon para takutin ang ibang tao, at naisip niya na magagawa niyang duminahin ng mundo kasama ang Leviathan Gate sa likod niya. Tinuro ni Carol si Alex. Sinasabi ko sa iyo, tapos na para sa iyo. Sa tingin mo ba napakagaling mo dahil lang sa kaunting kaalaman sa martial arts? Halika dito, hayaan mong ipakilala kita sa boyfriend ko, si Seamus Owen. Siya ay isang maladyos na tao na maaaring tumawag sa hangin at ulan, pati na rin sa pagtawag ng mga espiritu. Kahit 10 sa inyo ay hindi matalo ang kanyang isang daliri. Kung ikaw ay sapat na matalino, dapat kang lumuhad sa harap ko at dilaan ang lahat ng 10 pako. Saka ko lang may isip na buhayin ka. Maaari ba niya akong patayin sa isang sundot ng kanyang daliri? Malamig na tawa ni Alex. Carol, mukhang naaalala mo ang daliri niya. Dapat mong itabi ito para sa iyong sarili. Oo, hindi ko lubos maintindihan ngayon. Boyfriend mo ba siya o bayaw? Mu, tanong ni Alex. Parang mabangis si Carol. Gusto kong magpakita ng awa sa iyo, ngunit pinili mong mamatay. Wham! Hindi na nakayanan ni Holly Yates at diretso niyang tinulak si Carol sa lupa. Kuya, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kasuklam-suklam na babaeng ito? Para akong masusuka. Galit na galit si Carol. Tumayo siya at niyakap ang braso ni Seamus. Seamus, sinaktan nila ako. Mabilis, tulungan mo ako sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng kanilang mga kaluluwa. Gusto kong sunugin ang kanilang mga kaluluwa araw-araw. Gayunpaman, lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Biglang itinulak ni Seamus si Carol, dahilan para matamba ito sa lupa, saka siya umabant ng dalawang hakbang at ngumiti kay Maya. Hello, magandang ginang. Ang pangalan ko ay Seamus Owen. Ako ang mahalagang disipulo ng pinuno ng Leviathan Gate, at ako ang magiging pinuno ng Leviathan Gate. Nine love ako sa'yo sa unang tingin. Magiging asawa kita, sa hinaharap, ikaw ay magiging asawa ng pinuno ng Leviathan Gate. Hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng mataas na katayuan at maraming kapangyarihan, maaari ka ring magkaroon ng walang hanggang kabataan. Ano sa tingin mo, hindi nakaimik si Carol at gayon din ang lahat ng naruroon. Umupo si Carol Rockefeller sa sahig. Pakiramdam niya ay tinamaan ng kidlat ang kanyang ulo. Boyfriend niya ba ito? Matapos makita ang isang babae na mas maganda kaysa sa kanya, itinulak siya ni Seamus Owen sa lupa at umamin sa ibang babae. Kahit na si Carol ay isang babae na nakilala niya sa isang nightclub, hindi ba siya dapat maging mas walang puso kaysa dito pagkatapos nilang matulog ng magkasama? Ang immoral na pag-uugali ba na ito ay kaya ng isang normal na tao? Ito ay lalo na pagkatapos na kinaladkad pa ni Carol ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Natalie Rockefeller, sa gulo na ito. Dilat din ang mga mata nina Noah Rockefeller at Mariah Hamilton habang nakatingin kay Seamus. Napatingin naman sila kay Natalie. Sa una, si Natalie ay tila isang maliwanag at magandang dalaga. Pagkatapos lamang ng kalahating oras, siya ay tila nauuhaw at lumitaw ng halos 10 taon na mas matanda. Makajos na paglilinang, ang pagtaas ng habang buhay ng 100 taon. Sa kasamaang palad,
Maaring ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Walang ibang nakita ang mag-asawa kundi itim na itim sa harap nila, at muntik na silang mahimatay. Papatayin sana ni Alex Rockefeller si Seamus, ngunit bigla siyang pinigilan ni Maya Howards at nakangiting tumingin kay Seamus. Nine love at first sight ka ba sa akin? Pero di ba may girlfriend ka na? Hindi ko gusto ang isang lalaki na nakikisama sa dalawa pang babae. Pagkasabi niyon ay bigla siyang napatingin kay Alex. Ang kanyang bastard ng isang maliit na kapatid na lalaki ay isang lalaki na natulog sa dalawa pang babae, hindi ba? Pero mahal na mahal niya pa rin siya. Tumawa si Seamus bago tinuro sina Carol at Natalie. Ibig mong sabihin silang dalawa. Magandang babae, mali ang pagkakaintindi mo. Paano ako mahuhulog sa mga ordinaryong babae? Ginagamit ko lang sila sa paglilinang. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, humirit si Alex at ang iba pa. Nang tumingin sila kina Natalie at Carol, napuno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Si Carol naman, she deserved this. So, para sa cultivation mo. No wonder nakakatakot. Ang itsura niya, ginagamit mo ang mga ito bilang iyong pugon sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang kakanyahan. Napakasama mong tao. Pagkatapos mong masipsip, nawala sila ng hindi bababa sa ilang dekada ng kanilang buhay. Hindi ako mangangahas na makasama ka. Umiling si Maya habang nakatingin kay Carol at Natalie with a teasing expression. Beautiful lady, iba ka sa kanila. Para sa akin, hindi sila naiiba sa mga baboy, ngunit hindi ka pareho. Mayroon kang isang napaka-espesyal na katawan. Kung maglilinang kakasama ko. Sa hinaharap, hindi lamang nito maaalis ang mga taon sa iyong buhay, ngunit ang iyong paglilinang ay lubos na mapapabuti, at ang iyong habang buhay ay tataas din. We are meant to be together, sabi ni Seamus. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni na Carol at Natalie. Tinuro ni Natalie ng daliri si Seamus habang nanginginig ang buong katawan. Ikaw, hindi mo ba sinabi iyan pagkatapos mong gawin ang bagay na iyon sa akin? Na maaabot ko ang foundation establishment, mabubuhay ng 100 taon at manatiling bata magpakailanman. Na kaya kung tumapak sa malajos na landas at maging isang diwata. Napaawang din ang bibig ni Carol. Hindi siya makapaniwala na ito ang katotohanan. Nako, ito ay masyadong nakakatawa. Sino ang nagsabi sa iyo na ang pag-abot sa foundation establishment ay magbibigay sa iyo ng 100 taon ng buhay? Sa katunayan, ang utak ay magandang bagay. Dahil nawala ang iyong utak, karapat-dapat kang dayen. Natawa si Holly Yates. Si Maya lang ang pinapansin ni Seamus kanina. Ngayon, sa wakas ay tumingin na siya kay Holly. Nang tingnan siya ng malapitan ay nagulat na naman siya. Kakaiba rin ang bloodline ng batang babae na ito. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay di pangkaraniwang dalisay, at ang kanyang yin na enerhiya ay partikular na sagana kung ang halaga ng enerhiya ng yin ni Natalie. Ay isa, kung gayon si Holly ay magkakaroon ng hindi bababa sa 300 kung ihahambing. Ito ay kahanga-hanga. Ang puso ni Seamus ay nagsimulang manginig muli. Ang pagkuha ng isa kay Holly ay parang pagkuha ng 300 na Natalie, o higit pa. Yayaman na sana siya. Basta makuha ko ang babaeng ito na may bloodline ng 9 aspect jewels at ang dalagang ito, mapapaganda ko ng husto ang peach blossom demon scripture ko sa loob ng 3 buwan. Hindi magtatagal bago ko maabutan ang aking amo. Pagdating ng panahon, baka angkinan ko pa ang trono bilang pinuno ng Leviathan Gate ng maaga. Tulad ng pagpapantasya ni Seamus tungkol sa walang katapusang mga posibilidad, bigla na lang nakipaglaro si Noah. Kinuha ni Noah ang isang anti-gang florera sa tabi niya at walang awa na. Binasag ito sa ulo ni Seamus. Si Seamus ay wala sa kanyang bantay noon dahil ang kanyang isip ay puno ng mga pantasya ng hinaharap. Ang florera ay tumama sa kanya ng malakas sa ulo at ito ay nabasag. Malubhang nasugatan din ang ulo ni Seamus. May sugat din sa mukha ni Seamus Owen at umaagos ang dugo mula sa sugat. Inabot niya ito at hinawakan. Banal na shit, matandang lalaki, ang lakas ng loob mong hampasin ang ulo ko. Ungol ni Seamus. Pagkatapos ay sinipa ni Seamus si Noah Rockefeller sa hangin. Malakas na bumagsak si Noah sa telebisyon. Napigilan sana ni Alex Rockefeller na mangyari iyon, ngunit hindi niya ginawa. Agad na tumakbo si Mariah Hamilton upang tingnan ang mga pinsala ni Noah. Tao ka rin ba? Nakitulog ka lang sa aking mga anak na babae,
At ngayon ay itinatanggi mo ito at sinasaktan mo pa ang aking asawa. Ganyan ba kayong lahat na taga-Leviathan Gate na kasuklam-suklam at walang hiya? Galit na sigaw ni Mariah. Umiling si Seamus na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwang natatapakan mo ba ang mga langgam at nagtatanong kung sila ay mabuti o masama? Sa aking paningin, kayong mga tao ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa lupa. Ang mga tao ng Leviathan Gate ay lahat ng mas matataas na buhay, tulad ng mga dragon. Ang iyong mga anak na babae ay dapat makaramdam ng karangalan na ako ay natulog sa kanila. Pagkatapos ay tumingin si Seamus kina Maya Howards at Holly Yates. Desidido siyang ipakita ang kanyang kamangha-manghang kakayahan sa harap ng dalawang babaeng ito. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang magagawa ng mga tao mula sa Leviathan Gate. This is really a godlike ability, sabi ni Seamus bago kinuha ang isang piraso ng dilaw na anting-anting. Sumimangot siya ng kung ano-ano bago ito inihagis ng malakas. Ang babaeng multo noon ay muling nagpakita sa harap ng lahat. Sa katunayan, marami sa mga sumama kay Alex ang nagulat, kasama na ang personal na babaeng bodyguard ni Daya. Nagsigawan ang bawat isa sa gulat. Banal na shit, binago niya lang ito sa isang buhay na tao. Talaga bang maladyos na kakayahan ito? Kung hindi, paano pa mangyayari ang isang bagay na kagilahil alas? Ang punto ay hindi ito mukhang isang magic trick. Napangiti at nakapagsalita pa ang magandang ginang. Parang natuwa si Seamus sa sarili habang nakataas baba ang tingin niya kina Maya at Holly. Nakita mo ba yon? Ano sa tingin mo? Ang Leviathan Gate ay isang sinaunang makajos na sekta sa paglilinang. Ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang ay maaari pang lumipad sa ilalim ng sikat ng araw. Magandang babae, at itong bata, magandang babae, handa akong akayin ka patungo sa larangan ng makajos na paglilinang. Sa hinaharap, magiging mga engkanto kayo sa mundo ng mga tao at mabubuhay magpakailanman. Ang mga katulad mo ba mula sa Leviathan Gate ay puro dragon? Isa ka bang dragon tulad ng dalawang ito? Pumalaklak si Alex bago hinawakan ang dalawang lalaki mula sa grupo at itinapon sa lupa. Natigilan si Seamus. Agad siyang nagulat nang tumingin siya sa ibaba. Hindi ba ang dalawang ito na sina Carlos Jung at Max Don, dalawa sa 8th Great Banner Wielders, na dapat ay naghahanap kay Guardian Valdau sa Michigan? Bakit sila nandito? Ganito ba ang ginawa mo sa kanila? Tumibok ang puso ni Seamus nang makita niya ang dalawang lalaking ito. Nawala ang isang braso ni Carlos at napuno ng dugo ang kalahati ng balikat. Si Max naman ay hindi na mabilang ang mga bali ng tadyang, at ang kanyang dibdib ay tila ba medyo bumagsak sa loob. Ito ay isang himala na hindi sila namatay. Oo, sabi nila hiniling mo sa kanila na dukutin ang nanay ko. Sa tingin ko ito ay masyadong maraming problema. Kaya naman kami, bilang isang pamilya, ay nagkusa na pumunta dito ng mag-isa. Ano sa tingin mo? Hindi ba ako masyadong nag-iisip? Sabi ni Alex. Ang mga mata ni Seamus ay kumikinang, ngunit siya ang batang master ng Leviathan Gate. With many tricks up his sleeves, agad niyang kinalma ang sarili. Ang dalawang ito ay mga hamak na tao mula sa Leviathan Gate. Ano ang punto ng pagkatalo sa kanila? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na makapangyarihang mga kakayahan. Bulalas ni Seamus. With that, naglabas siya ng isang bagay. Isa itong buto ng braso. Inilapit niya ito sa bibig at hinaypan. May umuungol na tunog. Kinokontrol niya ang babaeng multo. Patayin siya. Matamlay na utos ni Seamus. Agad na sinugod ng babaeng multo si Alex. Sa sandaling ito, humakbang. Pasulong si Holly, at ang kanyang maganda at malambot na palad ay agad na naging pula ng dugo. Kinampas niya sa ulo ang babaeng multo. Nawala sa limot ang babaeng aswang bago pa man siya makagawa ng ingay. Dilat na dilat ang mga mata ni Seamus. Ang buto ng braso na pag-aari ng babaeng multo bago ito namatay ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Hindi, imposible. Paano ito nangyari? Ikaw, sino ka ba? Nagtatakang tumingin si Seamus Owen kay Holly Yates. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang babaeng ghost servant na pinaghirapan niyang buhayin sa loob ng isang dekada ay madaling pinatay. Hindi man lang siya nakagawa ng sorod. Ang kanyang kaluluwa ay naglaho, walang iniwan. Pinakain ni Seamus ang ghost servant na ito ng sarili niyang dugo at sarili niyang energy. Binalak niyang gawing papay siya sa hinaharap.
Sa huli, masyadong mabilis ang mga pagbabago, at wala na siyang panahon para magsisi. Umisi si Holly, kakayahang makajos. Iyan lang ba ang mayroon ka? Sinadya mong nahuli ang isang babaeng multo at sinabi mong mayroon kang makajos na paglilinang. Kung ganoon, hindi ba lahat ng malajos na tao sa Amerika ay humihiling ng rebolusyon? Ang mga ganyang panlilin lang na parang bata ay maaaring gumana sa isang tanga, ngunit kailangan mong mag-aral ng isa pang 10,000 taon. Kung gusto mo kaming lokohin, higit sa lahat gusto mo talagang gamitin itong gimmick para dayain kami ni Maya na matulog sa iyo. Anong iniisip mo? Dahil doon, mabangis na humakbang si Holly at sinipa si Seamus. I block ko yan. Itinaas ni Seamus ang dalawang kamay at sumigaw. Isang itim na aura ang kumalat sa kanyang katawan. Bagamat napigilan niya ito, napatumba pa rin ang kanyang katawan 3 metro ang layo. Tumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Samantala, nadama ni Holly na matuwid, at hindi siya magpapakita ng anumang awa. Tumakbo siya at nagpatuloy sa pag-atake kay Seamus. Si Seamus ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang pinakapinagkakatiwalaan niya talaga ay ang ghost servant na iyon. Sa larangan ng martial arts cultivation, hindi siya kasing lakas ng dalawang may hawak ng banner na malubhang na sugatan sa lupa. Ngunit napunta siya. Laban kay Holly, hindi lamang siya isang tunay na magsasaka, ngunit siya rin ay isang bihirang katangian ng apoy. Ang mga nilalang na parang multo ay pinakatakot sa apoy. Kaya naman, ang babaeng multo ay agad na nalipol. Ngayon, hindi man lang nakatakas si Seamus nang sundan siya ni Holly. Wham! Si Seamus ay sinampal sa kanyang mukha at kalahati. Nang kanyang mukha ay tila nasunog. Pagkatapos noon, ang kanyang gitnang energy core ay nasira ng malupit na puwersa ni Holly. Sumabog ang gitnang energy core niya. Bumagsak si Seamus sa lupa. Nakaramdam siya ng gulat at takot. Alam niyang sa pagkakataong ito ay nasangkot siya sa malubhang problema. Walang paraan na matatalo niya ang marahas na binibini. Kung magpapatuloy ito, baka mabugbog siya hanggang mamatay. Paano niya hahayaan na mangyari iyon? Kailangan kong tumakas agad. Ang gitnang core ng enerhiya ay ang aking pinakamahalagang bahagi ng core ng enerhiya. Naglalaman ito ng aking demon arts. Kailangan kong maghanap ng tutulong sa akin sa pag-aayos nito kaagad. Kung hindi, tapos na ang buhay ko. Naisip ni Seamus sa sarili. Namumula ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Kinasusuklaman niya si Holly mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lugar kung saan siya nahulog ay nasa tabi mismo ni Carol Rockefeller. Nang makita ni Seamus si Holly na muling sumunggab sa kanya, pilit niyang inihagis ang isang dakot ng makamandag na pulbos. Bumalik ka, sigaw ni Alex Rockefeller. Kinaila ni Alex si Holly palayo bago ay activate ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan upang lumikha ng protection hadlang sa paligid niya at kay Holly, pati na rin sa lahat ng nasa likod niya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Seamus si Carol at pilit na hinampas ang bintana bago kumaripa ng takbo palabas. Malamig na ungol ni Alex. Isang thunderbolt essence ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay naging isang natitirang anino na sumunod kay Seamus. Damn, paano siya napakabilis? Kumpiyansa si Seamus sa bilis niyang makatakas dahil nagsanay siya ng husto dito noon. To his surprise, para siyang tumpok ng third kung ikukumpara kay Alex. Nang makitang malapit na siyang mahuli ni Alex, nagpa siya si Seamus at inabot ang isang piraso ng pendant sa harap ng kanyang dibdib. Ang pendant na ito ay isang mystical tool, at ito ay regalo mula sa kanyang master. Sa sandaling nadurodge ang pendant, isang pulang ilaw ang lumabas mula rito. Pinalibutan ito sina Seamus at Carol. Sa susunod na sandali, ang bilis ni Seamus ay pinalakas ng malaki. Siya ay naging isang sinag ng pulang ilaw at nawala sa harap ng mga mata ni Alex. Saglit na natigilan si Alex bago siya napakunot ng nuo. Ang epekto ng mystical tool na ito ay medyo katulad ng blood evasion na ipinakilala sa Ultimate Book of Medicine. Kumunsumo ito ng maraming dugo, sa halaga ng laman at habang buhay ng isang tao, upang pasiglahin ang walang katapusang potensyal na magagamit para makatakas. Ang bilis talaga, ang jade pendant ni Seamus Owen ay may katulad na epekto. Umiling si Alex Rockefeller, alam niyang hindi siya makakahabol kahit na gusto niya. Pagbalik ni Alex, narinig niya ang hysterical na sigaw ng isang babae. Napakabata niya, matapos ang pagtitig sa kanya,
Napagtanto niyang ang boses ay kay Natalie Rockefeller. Gulong-gulong si Natalie sa lupa. Ang magkabilang binti niya ay nasa dagwang gulo, at sila ay gumagawa ng sizzling sound. May ilang madilaw dilaw na pulang kulay na tumulo sa lupa, parang malagkit. Ang kanyang mga binti ay nabahira ng makamandag na pulbos na inihagis ni Seamus. Ang mga bahagi ng kanyang mga binti na nabahira ng makamandag na pulbos ay agad na naagnas at naninilaw. Naglabas pa ito ng mabahong amoy. Nang makita nina Noah Rockefeller at Mariah Hamilton ang kanilang anak na babae sa isang kahabag-habag na kalagayan, sila ay nababalisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha, ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Lumuhod si Noah sa harap ni Brittany Rockefeller. Kuya, please, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking anak. Mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Tumingin sa kanya si Brittany bago lumingon kay Natalie. Sa huli, masyado pa rin siyang mabait. Alex, may magagawa ka ba? Kung meron, iligtas mo siya. Uminom si Alex ng pill. Ito ay isang antidote pill. Mula nang masaksihan ni Alex kung paano gumamit ng lason ang mga tao mula sa Gokudo Sashiki, sinadya niyang gumawa ng isang batch ng antidote pills. Dalhan mo ako ng isang bote ng white wine. Bigkas ni Alex. Pinunasan ni Mariah ang kanyang mga luha at mabilis na kinuha ang isang bote ng alak. Karaniwan, nagustuhan ni Noah ang pag-inom ng white wine. Kaya naman, nakapagdala si Mariah ng ilan sa lalong madaling panahon. Ibinagsak ni Alex ang antidote pill sa bote at inalag ito ng kaunti. Kapag natunaw na ang tableta, ibuhos ang puting alak sa mga binti ni Natalie. Malungkot na sigaw ni Natalie. Ito ay mataas na puro puting alak. Kapag ibinuhos sa mga bulok na sugat na ganoon, walang pinagkaiba sa paggamit ng purong alak. Paanong hindi masakit? Gayunpaman, ang antidote pill ni Alex ay makikitang agad na may bisa. Agad na huminto ang mga bahagi ng mga binti ni Natalie na naaagnas pa. Ang kaagnasan ay hindi kumalat sa ibang lugar. Nanginginig ang buong katawan ni Natalie habang nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga binti ay hindi na matatawag na mga binti. Sa halip, sila ay higit na parang dalawang bola ng bulok na laman. Makikita pa nga ang kanyang mga buto sa mas malalim na bahagi ng kanyang mga sugat. Napatingin si Alex kay Natalie, na dati niyang nakababatang kapatid na babae. Nawala ang kanyang yin energy, at ang kanyang mga binti. Malamang na ma-disable siya, iyon ay dahil ang mga ugat at ugat sa kanyang mga binti ay naagnas na lahat. Kahit na may advanced na operasyon, napakahirap para sa kanya na gumaling. Kumunot ang noo ni Brittany. Medyo naawa siya kay Natalie. Noah, bakit hindi mo siya dinadala sa ospital? Bakit nakatayo ka lang dyan? Dati, parang pamilya talaga ang Trato sa kanila ni Brittany. Sa kasamaang palad, tina-Trato nila siya na parang bitch. Nang bumalik si Noah sa katinuan, maraming salamat sa suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Oh, God, forget what they doing, keep on doing it. Oh.